patay mo, Rutit. Welcome to my YouTube channel. O, diba nandito ako ngayon sa gym? Ano yun? Busy na nga, naka-gym pa? Hindi. Diba, taray? Susubukan ko lang ako lang mag-isa dito. Baka masira ko. Ayan o. Nagtutunwa rin pag-exercise. O taray, diba? Mayroon na silang gym. Mayroon na silang semi-gym dito. Semi-gym pa ang tawag dito. Merong ganito. Kaso wala yung ano, yung, alam mo yung pang, yung gagalong-galong ka, yung tatakbo-takbo. Taray ng, ano po, pag-exercise ko na damit, oh. Ayun ako, guys. Maaga ako ngayon naka-uwi, kaya, yun, pumunta muna ako dito, nagmumuni-muni. Ayoko, mayroon kasi ako, baka mamaya mapagod. Meron kami itong ano, guys, yun o. Ang taray ni Amo, di ba? Naglagay siya ng konting, ano, gym. Para yung mga ano niya, mga employees niya, kahit papano, mag-exercise para hindi laging kain trabaho, tulog, o ma-boss man lang yung energy. Taray, boss the energy. So, boss the energy, drink Coke. O, diba? Ganyan ako. Oo, mayroon ng gym dito. Dito nakalagay sa... Yung mga nawala na dito, yung gusto nyong malaman, yung hotel, mayroong pinakadulo. Ito yon. Ito yung nilagyan ng... O, tingnan nyo. O, dining ba yan? Ano ba yan? Hindi mo na. Pinopromote ako, hindi alam. Ito, o, tingnan mo. Ang gaganda, diba? O, gaganda ng mga ano, ang sarap iuwi. Ang sarap iuwi, guys, sa Pilipinas. O, di ba ang taray? O, siya. Sosyal. Ito talagang pinakasosyal sa lahat, o. Ito, di ba? Magkano kaya ito, no? Kailan kaya ako magkakaroon ng ganito kalalaking mga supa? Ay, supa, hindi naman yan. Supa ba yan? Ito, di ba? Mayroong ganyan. Ganyan na lang kasi hindi ko alam, eh. Mayroong ganito. Diba? May ganon, may ganyan, tapos ganyan, oh, diba? Ganyan-ganyan na lang, para ano, madali. Maaga kasi akong nakauwi ngayon, guys, kaya, ayun, nakapahinga naman, minadali ko yung trabaho ko para kahit papano, makausap ko kayo. Linggo kasi ngayon, tapos, dapat Linggo maaga uwi para mayroon man lang tayong time sa mga family natin. Tayo magpindot ng cellphone. Hindi pa nga ako nakaayos, so tingnan mo yung ayos ko. Lalabas pa tayo. Kaso malamig-lamig dito sa labas eh, o diba? Yung mga vlog ko nung mga nakaraan na mga Linggo, nakaraan na buwan, ibang-iba sa ngayon, no? Diba ang ganda na nangyari dito sa labas? Oh, see? Green na green yung paligid. O mayroon nang nilagay si boss na ganito na laruan. Ganito lang tayo. Si Wansik yung laway ko. O di ba? Mayroon pang upuan doon. Mayroong dating site. Parang sa ano lang yun ah. Parang application yung dating site ah. O di ba? Taray. O. Parang park na ang nangyari dito. Di ba? Para kunyari pag mga... Anong tawag nito? Mga pagod yung mga tao. Pag Sabado kasi Linggo, pag may mga okasyon, dito sila nag-aano. Dito nag-okasyon. Dito nag-okasyon. Dito nagbanding-banding. Mayroon pang nakalagay na. Talagang ang ganda-ganda ng mga naisip ni boss, no? Pwede manigarilyo. Ano ba yan? Baka mali yung pagkasabi ko na. Ito, bawal dito sa my court. Bawal dito sa my court. Tapos dito, doon na side, pwede manigarilyo. Diba? Tapos dito, yung mga tapunan. Yung mga tapunan ng basura. Tapos may tapunan pa ng sigarilyo. O taray, diba? May tapunan ng sigarilyo. Tapunan ng basura, plastic, glass, waste. Ano ba yun na waste? Paper, metal. Akala ko makati.
Ano kaya nakatiyon? O diba, ang ganda na, maganda na ang salikod. Ibang-iba na nung una ko na mga vlog, ang ganda na. Parang dinagdagan ang dinagdagan ni boss. Ayan o, dito na side, no smoking area. O diba, ang galing ko magbasa ng ano nila, may English pala. Wala. Ayun guys. Dito muna ako uupo. Magmumuni. Gusto ko kasi magmumuni-muni. Gusto kong magmumuni-muni at kakain. Ito. Ito. Sarap kaya nito. Ano to? Sarap nito guys. Sarap nitong ano na to. Ito. Ano to? Sa Ukraine to nabibili. Sa Ukraine to galing. Nanghingi lang ako kay Ate Hili. Ano to? Ano bang tawag nito? Nakalimutan ko eh. Basta, ano? Minabatan to. Minsan kinakain ko na ano. Kinakain ko na nabuo kasi nasasarapan ako sa ano. Sa balat niya. Kaya, pati yung balat kinakain ko. Masarap kasi siya. Ayusin ko lang to. Hindi ako makita buo eh. Anong oras na ba dito? 3:52 ng hapon. Nakauwi ako mga 2:15. Tinignan ko kasi kanina yung oras. Nakauwi ako ng 2:15. Ayun guys! Ang saya-saya ko ngayon. Gusto ko nga mag-celebrate. Gusto kong kumain ng ice cream. Gusto kong kumain ng marami. Yung favorite ko. Kasi alam nyo guys, i-congratulate nyo naman ako. Kasi tapos na po ako sa landing! Tara! Tapos na ako sa landing! Kaya ayun, nakaka-touch naman. Actually guys, isang taong kong babayaran yun. Ngayon, kasi umalis kami mula Pilipinas. Umalis kami December. So December pa dapat siya mag-isang taon. Ngayon, 3 months na lang, di ba? Naisipan ko, bayaran siya. Magli-less ng 3,000 kung bayaran siya. Di, binayaran ko na lang ng buo para sa susunod, wala na akong isipin. Nagpapatayo kasi ako ng bahay, hindi pa naman siya tapos. Inuunti-unti ko kasi. Kaya next time, mapapakita ko rin yung sa inyo kung sakasakaling, alam nyo na, handa ko na siyang ipakita. Tapos yun, anong tawag nito, binayaran ko siya tapos nag-less ako ng ano. Magkano yung nalinding ko guys? Ano? 75,000. 75,000 yung nilinding ko kasi. Tapos, hindi pala, ngayon time na yun, yung 75,000 na yun, yung 30,000, binayad ko din dun sa binili kong lupa na sa likod ng bahay. Binili ko siya. Nabili ko siya ng 30,000, kaya yun, na nagamit ko rin talaga sa ano yung pera ng lending. Kaya talagang super thank you din kahit nagtubo siya ng, yun nga, lending kasi, kaya malaki. Alam niya ng mga OFW na malaki talaga ang tubo ng lending. Pero ginrab ko yun kasi dahil din doon yung about sa lupa na yun. Kasi diba galing ko ako ng Japan dati, na isang taon din po akong tenga sa Pilipinas. Nagamit ko rin yung pera ko, napatayo ko rin siya ng bahay, yung kalahat na nadala ko. Tapos nagbanding-banding kaming pamilya. Yun guys. Kaya, ayun. Yung lending na yun, tumubo talaga siya ng malaki. Kasi isang taon ko siyang babayaran eh. Tumubo talaga siya ng malaki. Yun o, nakain ko. Tumubo talaga siya ng malaki. Parang yung tubo ata niya, kasi nung kinuwenta ko, ang binayaran ko kasi buwan-buwan. Para sa mga ano ha, sa mga gustong pumunta ng iba bansa at para magkaroon kayo ng idea. Ganito guys, yung lending na yun, Metro Quick Cash ang pangalan nun. Bigay yun ng agency ng Jobs Manila. Yung Jobs Manila na ano namin dito, na agency namin papunta dito sa Poland. Tapos, anong tawag nito?
inano ko yun, ginrab ko talaga yun kasi para din doon sa lupa nga. Kasi nga wala na nga akong ganun. Meron naman, pero kasi nung nasa ano pa lang ako, nasa Manila pa lang ako, nag-ano ako, nag-housekeeping. Housekeeping ako sa mga city land, sa condo. Karamihan talaga city land yung hawak nila. Manhart Corporation Agency. Diyan yan, agency sa may... Sa, ay, nakalimutan ko na yung address. Saan nga ba yun? Sa may... Ito lang sa may... Pas, ay... Malapit sa may... Ano? May... Maka, ay, hindi naman yung Makati. Manila na yun eh. Nakalimutan ko. Basta, i-search nyo lang yun sa Facebook. Manhart... Manhart Corporation, Manhart Corporated Agency. Yun. Tumatanggap din sila ng lalaki, babae, tumatanggap sila ng kahit anong kasarian, tumatanggap sila. Tapos, basta masipag ka lang, natanggap sila. Doon ako, yun ang parang ginawa kong, nag-ano muna ako, sideline muna ako, yun ang ginawa kong sideline. Tapos, nag-apply ako ng papulan, yun nga. Yung agency ng Jobs Manila. Tapos yun, naglinding ako. Tapos, yung linding kasi na yun, tumubo siya ng medyo makalakihan din talaga. Pero, nagamit ko naman talaga siya talaga ng maayos. Tumubo siya ng siguro, kasi ang bayad ko kasi buwan-buwan, 9-7. 9-7. Tapos, 1 year ko siyang babayaran. So, siguro mga 115? Basta mga ganun, 100 mahigit, hindi aabot ng 20. Kaya yun, ngayon pinulipid ko siya, nabayaran ko na siya ng ano, nabayad ko na pala siya, nag-less siya ng 3,000. Kaya yun, I congratulate myself na para akong nanalo. Nanalo, no? Ito na lang kinakain ko kasi binayad ko ng ano, binayad ko sa linding. Ayun guys. Sawa ng Diyos, natapos ko rin. Tapos ngayon, sa susunod, puhon kawa ng Diyos, sa susunod na buwan, bahay naman, unti-unti. Para ano, kasi hindi lang naman yun ang gastusin ko. Single mom po pala ako, single mom ako. May isa akong anak, babae, 11 years old. Tapos, ayun nga, okay naman lahat, sawa ng Diyos. Dito, sa amin, dito kami, lagi ng trabaho. Trabaho bahay lang, tapos pag yung mga nakikita niyong video na nagala, namimili lang kami noon, hindi kami masyadong nagala dito. Tsaka malayo din, tsaka walang oras. Dito ka lang talaga, magsisawa ka sa trabaho dito, ikaw magsawa. Guys, sa totoo lang naman talaga blessed kami. Para sa akin na blessed kami kasi sa panahon ng pandemya ngayon, sa dami ng walang trabaho, kasi nga din ay nagigpit din yung iba, syempre. Alam nyo naman yan sa Pilipinas, lalo na mahirap na yung mga gustong mag-abroad. Kami nandito, sawa ng Diyos, December kami pumunta dito, kami kasi yung last batch na pupunta dito. December kami napunta dito, tapos pumutok yung ano na yan, may COVID na yung time na yun eh. Pero talagang naglala siya, mga March ata, March, February, March, mga ganun, di ba? Sa old, talagang blessed talaga. Sobrang blessed. Tayo na lahat tayo blessed. Yung mga ano dyan na nagkaroon ng COVID, ng corona, at nakasurvive, blessed pa rin. Nagkaroon ng dalawang pangalawang buhay. Ayun guys, sa mga nagtatanong pala guys, ginawa ko talaga tong isa din to sa ano ko sa video na to, sa mga nagtatanong papunta dito, kung magkano ang sahod dito. Papunta dito guys, yung ano talaga namin, agency talaga namin na Jobs Manila. Hindi ko rin po alam yung mga yung nagtatanong na nag-isa din sa mga nagme-message na bakit hindi pa nag-process. Hindi ko rin po alam guys. Hinaantay din po namin kayo dito, pero hindi ko rin po alam kung anong dahilan kung bakit wala pa. Mag-inform na lang po kayo sa ano sa agency ng Jobs Manila. Sa may ano po yan, sa may Buni Station, yung RT Station, tapos mayroon kayong makitang Robinson Forum, pwede lang po ninyo yung lakarin, pangalawang kanto lang po. Hindi lang naman po kulan yung hawak nila, marami din po silang hawak na bansa.
legit po siya na ano agency. Tapos anong tawag nito? Ayun guys, sana ba tayo? Yun nga, nakaano kami di, ano bang tawag nito? Sana ba tayo nawala ako dito? Malamig kasi dito sa labas. Malamig-lamig na ngayon, guys. Ayun yung dito sa about sa agency dito, tapos yung nagtatanong na magkano yung salary. Yun yung salary po namin dito, guys. Depende po talaga sa ano, sa kilos mo. Yung pagdating mo dito, one month ka, per hour pa ang bayaran. Tapos, sa 1 month yun, pagdating ng 2 months, per kilo na. Kaya, depende yun sa magiging kilos mo. Kung mabilis ka, blessed ka, mabilis ka, or else bibilisan mo, the more kilo. Pero kung tatamarin ka, hindi naman talaga mawawala sa atin yun. Excuse me. Hindi naman talaga mawawala sa atin yun yung tatamarin tayo. Siyempre, bababa yung kilo natin. Hindi namin alam, tsaka hindi namin alam, hindi ko ma-explain sa inyo kung paano nila ginawa yun. Basta yun ang bayaran sa amin dito. Sa mga mushroom picker. Mayroon ding lalaki, tinatawag nilang klopchi. Mayroong Pilipino dito na nagklopchi, kaso si Kuya Bats na lang yun. Pero hindi siya nanggaling dyan sa agency ng jobs. Sa ibang agency siya nanggaling. Tapos dito siya sa Poland, nag-apply na lang siya dito sa pero hindi, ano naman sa kanila, per hour ang bayaran. Per hour. Sila yung tagahakot ng mga hinaharvest namin. Yung mga tinatawag naming klopchi. Klopchi, dai Nibieski, please Nibieski, bigyan mo ako. Yung ganun lang guys, yun yung trabaho nila. Yun nga lang, mabigat. Pero wala eh, ganun talaga pag trabaho at nanampalad, ano yun? Naghahanap buhay tayo. Yun talaga, mahirap minsan, masaya, minsan, hindi. Nakaka-stress, minsan. Ganun talaga guys ang trabaho. Lalo na OFW tayo, alam nyo yan. Kaya kayong mga OFW or mga gustong magiging OFW, alam nyo na kung ano yung nasa pidusyan eh. Kung ano yung ihahanda ninyo bago kayo pupunta dito sa ibang bansa. Unang ihahanda ninyo guys, syempre walang iba, ang sarili ninyo. Promise. Kasi ako guys, sa totoo lang, dalawang beses na ako nakapag OFW, diba? Nakalabas. Sa awa ng Diyos, nakapunta ako sa Japan. Yes guys, nakapunta ako ng Japan. Tapos ang trabaho ko doon ay agricultural farming. Vegetables ang hawak namin. Unang punta ko pa rin doon, unang saba ko bilang isang OFW ay isang farming sa Japan. Kasi ang bansang Japan kasi guys, ang mga magsasaka doon hindi mahihirap. Isa sila sa mayayaman sa bansa na yun. Isa sila sa mayayaman. Makikita mo sa bahay nila guys, bawat bahay nila may machine. Ganun ang mga magsasaka doon. Tapos, yung mga palay nila, correct me if I'm wrong. Pag ang mga produkto ng mga farmer doon ay palay, yung ano, bigas guys. Yung mga bigas. Ano yun, ang alam ko kasi parang sa gobyerno yun eh. Parang hindi ko alam kung hati, hindi ko alam kung ang gobyerno ang nag-provide sa kanila. Basta yun ang ano ko ha, government to magsasakat, farmer to government. Government to farmer, basta yun ang ano ko. Pero yung sa palay naman, ang ano naman doon, ang problem ng mga amo namin doon ay sa tax. Malaki ang binabayaran nila sa tax. Ganun guys. Farmer ako doon, kaya yun ang una kong ano doon. Yun ang una kong, yun nga, pagiging OFW, 3 years ako doon sa Japan. 3 years ako doon. Tapos, nangarap ulit ako na makapag-ibang bansa. Kasi yun nga ang sinasabi nila, pag matikman mo na unang beses, parang gusto mo na ulit tikman. Unang beses na malaki ang sound. Kasi hindi ko naman yun maidi-deny guys, na talaga namang
may kalakihan ang sahod doon sa bansa na yun. Yun nga. Excuse me. Kahit farmer kami, kasi hindi mo masasabing farmer ka lang. Dati may nag-aano sa akin na farmer ka lang. Pero, wala kayong makakain kung walang, wala tayong makakain kung walang farmer, di ba? Kaya yun, kahit farmer, pero kahit gano'ng kalayo, gano'ng kapagod yung tinatrabaho namin sa field, pero kahit papano, sulit naman pag sahod. Ay nako. Ay nako. Tapos yun, tapos nangarap ako ulit, nakapunta, yun nga, naka-apply ako sa Jobs Manila, tapos nakapunta ako dito. Ayun. Ito na, ang pulan. Bandang Europe naman siya. At yun guys, marami pa akong pangarap dito. At sana matupad yun, hopefully. Iba-vlog ko yun. Palagi nga lang kaming busy guys, kaya hindi ko masyadong na ano lahat. Basta palagi kaming busy, kaya hindi laging nakaka-video. Tsaka yung phone ko pati, hindi ganun kalinaw. Ay, sa mga nagtatanong guys, may sasabihin ako sa inyo ha. Kung hindi kayo, kung baka may choices ba? Kaya ganun kasi ako dati yung nag-apply ako. Dapat may choices ka. Baga hindi ka lang nag-focus sa isa. Hindi ka lang nag-focus sa isang a-applyan mo. May choices kang isa. Isasabihin ko sa inyo yung ano ha, some agencies sa Japan. Kasi ang ano talaga, yung papunta dito talaga sa Poland, yun lang talaga ang bukang bibig ko yung Jobs Manila. Kasi wala akong ibang alam na pwedeng applyan na agency na papunta dito. Agency ha, hindi agent. Kasi yun ang pagkakalam ko ha. Iba yung agent, yun ba yun? Tama ba yun? Mali ako, sorry ha. Kasi yun ang pagkakalam ko eh. Iba yung agent sa agency. Kasi yung agent ba na ikaw mismo yung ikaw baga ang maggagastos, maghahandle lahat. Baga yung mga naririnig kong binabayaran nila 200,000 up to 500,000, yun. Itong agency naman, ang binayaran na lang namin dito yung placement. Tapos yung pagpunta namin sa Malaysia. Kasi sabi guys, yung pagpunta namin sa Malaysia, kasi nandun pa kasi yung embassy dati. Yung embassy ng Poland, di ba? Tapos kami ang nag-handle noon nung pamasahe ba? Tapos kami din ang nagbayad nung yung babayaran doon na visa. Yung stamping pala yun, stamping. Tapos, ayun guys, yun lang ang binayaran namin. Hindi kami bumayad ng ganun kalaki. Kaya wala akong mai-recommend sa inyo na ibang agency kasi wala talaga akong alam na ibang agency bukod sa Jobs Manila. Tapos, ito naman yung sa Japan naman, i-offer ko siya. Offer talaga. Ang taba-taba ko noon. Hindi ko kasi tinitingnan ang sarili ko sa ano. Salamin. Yung sa screen ba, hindi ko tinitingnan sarili ko. Minsan nakatingin lang ako dito sa ano. Ang taba-taba ko talaga, no? Huwag nyo na lang i-mine. Tingnan nyo na lang, pero huwag nyo i-mine. Ano ba yun? Tingnan nyo na lang, pero huwag nyo isipin. Ganun ba? Ayun guys, yun nga yung ano, yung i-offer. I-offer ba yun? Offer ko sa inyo. Yung sa about naman sa Japan. Parang mayroon kayong second choice. Yung sa Japan naman guys, kung gusto niyo kasi karamihan kasi sa hindi ex Japan ha. Kung ex abroad ka, walang problema. Kung wala ka pang experience ng pagiging OFW, wala din problema. Kasi yun ang parang tinatanggap talaga nila na walang maraming kichipureche, parang ganun. I-offer ba yun? I-offer ko sa inyo yung mga some agency. Sabihin ko sa inyo ha. Hindi ko alam kung anong term nun eh. Basta yun na yun. Nabulok na yung utak ko. Nakakuha ng ano, mushroom, kabuti. Purang kabuti yung nakikita ko araw-araw. Tapos mga mukha ng mga klopchi dito. Wala nang pagbabago, kaya okay lang.
palitan niya, yaw ka. Eat! Yum yum. Nye. Tapos yun guys, i-ano ko sa inyo yung ano, yung about sa agency ng Japan, ha. Yun, anong tawag nito? Mayroong agency sa Muntinlupa. Muntinlupa siya na. Muntinlupa siya. Pwede ninyong i-search to sa Facebook. Ano, ang pangalan? Tifel. Tifel International Agency. I-search ninyo sa Facebook. Tapos, makikita nyo doon kung saan place siya. Basta sa Muntinlupa yun banda. Napuntahan ko na yun, guys. Nung pagkatapos ko kasi mag-Japan, nag-ano muna ako sa amin, sa probinsya. Tapos, bumalik ako ng Maynila. Tapos, pagbalik ko, doon ako nagpasa-pasa ulit. Kasi ang nabalitaan ko kasi yung tumatanggap sila ng ex-Japan. Kaya nagpasa ako doon. Sa Tifel yun. Tifel International Agency. Tumatanggap din sila doon ng lalaki na anong tawag nito? Dairy. Dairy ay yung about sa bakahan. Tapos tumatanggap din sila ng welder. Basta marami. Basta farming na babae, marami. Kung hindi ka ex-Japan, ganun, okay, pwedeng-pwede. Yun, Tifel. Tapos meron pag isa, RHB. RHB, Muntinlupa din ata tong RHB eh. Basta, i-search ninyo sa Facebook, meron yan. RHB International din ata. RHB International Agency. Diyan kami galing dati. RHB. Diyan ako galing dati. Tapos, mayroon ding ano. To, yun din, farming din. Farming din, may dairy. Dairy na babae, dairy na lalaki. Farming na babae, farming na lalaki. Tapos, mga welder. Pinter, hindi ko alam kung may pinter sila. Basta, RHB. Tapos, mayroon ding ano guys. Mayroon ding MRDC. MRDC. Sa pangalawang kuhata ngayon ng amo ko, pangalawang Jishushi trainee. Pangatlong kuha niya sa MRDC. MRDC. Sa ano naman yan banda? Pasig. Sa Pasig yan banda. Sa may... Saan ba yung Kapitolyo ba yun? Kapitolyo, Pasig. Nakapunta na rin ako dun guys. Yung pinuntahan namin dun yung Atarashi namin. Yung pinakabago. Yun. Tapos nakita kami nung kuhay namin yung sumunod sa amin na pangalawa. Yung pangatlo, pinuntahan namin doon sa MRDC na yon na ano, na AGC. Tapos, ano pa ba? MRDC, Tifel, RHB, MRDC. May dalawa pa eh. Kalimutan ko yung dalawa. Natatapon na, ang lakas ng hangin. Ay. Basta may dalawa pa. Malami guys. Dito tayo sa loob. Wait lang. Walang, ay, may basurahan. Parang nakakaya naman magtapon. Sa basurahan. Wait lang. Tapon tayo. Wait. A few moments later. And guys. Nagtapon ako dun. Masok ako sa loob. Parang nakakaya namang mag-ingay doon. Kaya lumabas ako ulit. Kaya yun. Yun lang kasi ang alam ko na agency. Nawala sa isip ko yung dalawa eh. May dalawa pa. Puro din yun, ano, Japan. Basta mga choices nyo lang yun. Choices nyo lang yun kung hindi kayo matuloy dito sa Poland. Pwede ninyong applyan yun. Tapos yung age naman, hindi ko alam kung, ang sa Japan kasi, 20 to 30, sa mga ganyan, ang papuntang Japan. Tapos, hindi, ang mga ano kasi, may mga jobs order kasi yan, mga Hapon. Kaya kung sa agency na yon, kung sakaling 31, yung parang tinatabahuan mo dati, yun, yung parang ganun na tinatabahuan mo dati, yun. Di ko lang ano ha, basta titulo ng lupa, huwag niyong isip, ito ha, kasi narinig niyo sa akin ngayon, narinig niyo pa lang sa akin ngayon, hindi pa kayo gumagawa ng hakbang na
na mag-a-apply, huwag kayong mag-negative agad sa isip ninyo. Ay, ano ba yan? Tulo ng lupa? Saan ko naman nahanapin yun? Huwag ganun. Kasi ako dati, nung kasagsagan pa lang ng pag-apply ko, tapos nalaman ko yung mga requirements na yan, never akong naglagay ng negative sa isip ko. Kasi ang nilagay ko agad, ito na yun eh. Ito na siguro yung bansa na pupuntahan ko, na hindi ko naman sinasabi na bansang yun ngang alam natin na may mga maraming disgrasya. Lahat naman ng bansa may disgrasya eh. Pero may mga malulungkot talaga na bansa ng mga tao. Pero ang sa akin kasi, makapunta man lang sa bansa na, kasi wala tayong ano eh, wala akong mga anong tawag nito, wala akong kasin, pinsan sa ibang mga magagandang, kahit papaano ha, magagandang mga bansa. Parang sabi ko ba, mali natin, di ba? Hindi nga ako umabot sa 5 nat eh. 4-11 lang ako. Tapos, anong tawag ito? Magninegative pa ako sa isip ko na, ano ba yan? Saan ko ba hanapin ito? Yung parang ganun. Saan ba ko makukunin yung titulo ng lupa? Dito lang kami sa Manila nakatira. Hindi. Maraming darating na mag-offer sa'yo ng mga requirements mo kung sakaling may amo ka na. Basta ang isipin mo agad, una mong iisipin, huwag mo din isipin yung pera, guys. Yung pera, nandyan lang yan. Yung pera, pag mag-apply ka ng abroad, huwag mong isipin agad ng pera, lalo na't yung mga bansa na nasa mga high level. Huwag mong isipin yung pera, kasi yung pera, marami kang makita. Basta isipin mo na magkaroon ka ng employer. Kasi kung magkaroon ka ng employer, lahat ng blessings darating, lahat ng hindi mo akalain na darating, darating yan. Sabi ko sa inyo, kasi naranasan ko lahat yan. Inaano ko lang kayo ngayon, kasi yung iba kasi pag sinasabihan ko ganito o ganito, mayroong, yung nagtatanong sa akin na, kasi nakikita nila dati yung about sa Japan, nagninegative agad sila sa isip nila. Hindi ganon. Kasi kung gusto mo talagang makaalis ng, tapos ganun pa na bansa. Kasi hindi naman natin, ngayon kasi ang ganda na ng Japan, di ba? Or nung nakaraan ng mga taon, nung hindi pa dati, kasagsagan ng mga marami pang kalukuhan. Ganda na ng Japan, ganda ng pamamalakad nila. Tapos, ito guys, isa-isahin ko ah, yung about sa naging experience ko para maano kayo. Huwag ninyong isipin agad na ang negative. Kasi, yun ang magdadala sa iyo na hindi ka pupunta dun sa pupuntahan mo. Yun ang hatak sa'yo pababa. Yung negative. Lahat ng mga taong sasabihin sa'yo, ano yan, ganyan yan, hindi yan totoo. Gagastos ka lang dyan, sasayang ka lang dyan ng pera. Kung mayroon ka talagang goal, guys, yun na, hindi na yung Bisaya. Huwag nyo na isipin yung ano ko, huwag nyo na lang isipin yung accent ko. Kaya totoo talaga, Bisaya talaga ako. Taga-Kuan ko, taga Mindanao, taga Balingasag, Lampo, Balingasag, Misamis Oriental. Kaya, laking ano talaga, yung boses ko talagang Bisaya. Kahit saan ako magpunta. Kaya yun guys, ayun ha, huwag nyo isipin yung mga negative. Kasi ako dati guys ha, ikukwento ko sa inyo. Hindi, mahaba pa yung oras ko, ang oras pa lang ngayon. 4:31 pa lang, kahit hanggang 6 tayo usap. Kaso malamig na yung dito eh. Malakas kasi yung ano eh, hangin. Ayun guys, sabihin ko sa inyo ah, dati sabi ko kasi sa sarili ko, pag edad ko ng 26 pala, 31 pala, mataba lang ako eh, mukhang matanda. Kaya na nung pag edad ko ng 26, sabi ko talaga dati, pag edad ko ng 26, mag-abroad talaga ako. Gawin ko ang lahat na makakaya ko na mag-abroad ako. Pero, hindi ko naman sa inaano yung mga bansa na ano ha, sa puntahan ng iba na maraming, alam nyo na, maraming nangyayaring, alam nyo na yun, kakaiba. Nangangarap pa rin ako ng bansa na kahit papano ay nasa high level. Wala man akong mga pinsan doon, wala man akong mga kakilala or sino mang ibang magdadala sa akin doon. Pero isa yan sa pangarap ko, wala man akong degree natapos, high school grad din ako. Hindi ko, ayaw ko sabihin lang yun kasi maraming mga na-businessman na mga elementary.
18 lang high school grad ako. Hindi ako nakatapos ng college or hindi pala ako nakatugtog ng college. Hindi ko alam kung paano makapunta doon. Parang daming ano, 'di ba? Daming negative. Paano ka makapunta sa bansa na 'yun eh, wala kang ganun, wala kang kapit. Alam mo yung ganun, wala kang ang lit-lit mo pa. Parang kung parang bagsak ka lang. Alam niyo ba guys, ang tanging dala-dala ko lang doon, ito, tatag ng loob, lakas ng loob, oh, di ba? Kubra, energy drink. Rin nga guys, yun lang talaga ang tanging dala ko doon. Wala akong, tapos siya, siya lang. Siya lang ang ano ko, siya lang yung number one fans ko, number one idol ko na makapunta ako sa bansa ko. Tapos yun guys, yun, 26 na ang edad ko ah, balik tayo, 26 na ang edad ko, nagsumikap ako, yun nga yung ano ko, yung March ba yun, February yung pumunta sa Santo Papa, tapos yun, nag ano ko, nag-wish ako, na ganun-ganun, nakita ko kasi siya, kung mag-ano na naman yung ano, yung iwanan ng araw, baba na yan, kita nyo ba ako, tapos dito, dito kaya ako. Malamig kaya dito, nag-ambon pala. Yun. Yan, o diba? Yan palang magandang view eh. Yan pala eh. Tapos, ayun, pagdating ng March, grabe guys, nalaman ko yung agency na yan sa kaibigan ko. Nalaman ko yung agency na yan. Sa kaibigan ng kaibigan niya na nasa Japan din. Tapos, ayun, nung nakuha ko yung pangalan, tapos yung address, pinuntahan ko agad. Pero nalaman ko na ha, na 5 flat lang kinukuha nila. Nagpakasakali pa rin ako kasi may mga maliliit daw eh. Malay mo, hindi yung sila 5 flat, maray mo nasa 4 flat lang yun sila. Talagang nagsumikap lang, tapos binless ni God, tapos yun nakaalis, di ba? Hindi natin alam. Kaya pumunta ako. Oh, nag-ano pa ako, nag-height-height pa, eh parang inangatan ko konti. Alam nyo naman yun, di ba, pag mag-apply ka, kahit nga dyan sa ano eh, sa Pilipinas, mag-apply ka lang sa mga local, di ba, maraming mga kabuangan. Kahit nga pag, lalo na pag-abroad, para lang, alam mo yung magsusumikap ka, di ba, susumikap ka na. Parang ganda ko dito kasi, doon hindi. Tapos yun guys, ayun, parang pumasok ako. Hindi ko lang alam kung siguro nga may mga order ng ganun, ng mga height. Pinasok ako. Tapos, inalam ko agad yung ano, binigyan ako ng, mayroon ka na bang ganito na requirement? Wala pa po. O sige, anuhin mo yan. Tapos, kung may job order, tatawagan ka na lang namin. Kung may job order na ganito, ganyan, ganyan. Kasi, okay, sabi mo ganun, okay ma'am, ganyan, ganyan. Tapos, alam ba? Alam nyo ba? Umuwi ako agad. Sa ano? Sa probinsya. Nilakad ko lahat yung ano. Talagang pinag-ipunan ko yun. Talagang di ko lang alam kung bakit ako bigla-biglaan nun. Talagang umuwi ako ng ano, ng Mindanao. Doon ko inayos yung mga papers. Kumuha ako ng ano, nanghiram ako ng land title. Marami pa kasing ano nun eh. Kailangan talagang ma-prove talaga siya na land title siya. Pero hindi siya ano, hindi yung talagang original. Yung ano lang, yung Xerox lang. Xerox lang nung land title. Tapos mayroon pang mga supporting documents, mga ganun. Tapos magpa-picture ka pa sa farm, tapos dapat nakaganito ka. Kasi sinabi ko kasi doon, isang taon kong experience nag-farm kami ng family ko. Talagang may farm naman talaga ang papa ko. Pero hindi ako nagpa-farm sa mga palayan ng bigas. Alam mo yun, kasi yung kutis ko, kutis mayaman. Kunyari, nag-ano mo yung dapaw-dapaw sa Bisaya, yung may mga allergy ka sa mga ano ng palay. Na yung palay na ano ha, na bigas. Kaya yun, isang taon yung inano ko doon na nilagay ko na experience ko sa farm. Tapos yun, umuwi ako, diba, ng ano, ng Mindanao. Picture-picture ako sa farm. Tapos yun, pagbalik ko ng Maynila, pinasa ko agad yung document. Wala pa ng job order. Pero nung time na yun guys, ano ako nun? Housekeeping talaga ako. Janitor ako sa Pilipinas. Nung time na bago ako nag-Japan, housekeeping ako sa Robinson Supermarket Ermita. 4 years po ako doon sa supermarket na yun. Pero ang hawak lang po namin ay locker area.
ng mga babae. Locker area, tapos CR. Tapos, pag may time, magwalis-walis kami sa ano, sa loob ng ceiling, sa loob ng supermarket. Kaya yun guys, parang habang nagtatrabaho ako, ina-grab ko talaga yung pag-apply. Parang mayroon talaga akong lakas ng loob. Kahit maliit ako. Kahit pandak ako. Tapos yun, ayun na, pinasa ko yung requirements ko. Tapos nandun na yung requirements ko, mag-antay na naman ako ng job order. Makulit ako eh. Yan ang isa sa mabibili ba nila. Tsaka isa sa isasalang ka, dapat makulit ka. Kung porsigido ka, gusto mong isa yun sa magiging hakbang ng pangarap mo, isa yun sa magbibigay sa'yo ng stepping stone, kung ano man ang pangarap na gusto mong marating o makuha, o may gusto kang bilhin, o gusto mong kahit papano aangat, hindi naman sa sobrang angat, kahit papano makakabigay sa atin ng kaginhawaan, sa'yo ng kaginhawaan. Gumawa ka ng hakbang, wag yung sila ang lalapit sa'yo, ikaw ang lumapit sa kanila. Makulit ako guys, lagi kong tinatawagan yung si Ma'am Bell ng, siya pa yung manager dati ng RHB. Makulit ako, natawagan ko yun lagi, kahit habang nagtatrabaho ako, talagang umaano ako, pag inuutusan ako ng manager na bumili ng pagkain, daladala ko yung phone, tumatawag ako sa kanila, nangungulit talaga ako. Tapos hanggang hapon siya, tumawag ako. Tapos sabi ko, ako po itong tumawag sa inyo kahapon, sabi niyo po kasi tatawag ulit ako ngayon. Di tumawag po ako, baka po kasi mamakulitan kayo sa akin, sabi ko ganun. Pasensya na po ma'am, magtatanong lang po sana ako ulit kung may job order na ba na ganito. Ang height ko lang po ma'am na ganito, sabi ko. Sabi niya, o sige, sabi niya ganun. O sige, may kailangan ng job order niyan, punta ka ganitong araw. O, ngayong araw daw, punta ka, March, ano yun? 25 ba yun? March 5. Ay, March, April, May, June. Ay, hindi, March, June pala, June. June 25 ba yun? Ganun. Tapos, punta ka ganitong araw. Oh guys, talagang nagpalit ng day off. Palit talaga akong doctor. Ito na yun! Sabi ko ganun. Sabi ko kasi kay God, Lord, kay Nazareno. Ano ako, devote ako ni Nazareno, guys. Sa Quiapo. Talagang lagi ako dyan. Friday, di ako masyado. Minsan lang ako pag Friday, Linggo lang. Talagang, inano ko yung Linggo. Bago papasok, talagang magsisimba ako. Bibili ako sa pagita. Ilalagay ko kay Ninin. Hindi ko pa pala siya napapakilala sa inyo si Ninin. Mabilis akong magsalita, no? Ayun, talagang sinabi ko sa kanya, once Lord, nabigyan nila ako ng pagkakataon na masalang ako sa interview, talagang pagigihan ko, gagawin ko lahat yung magawa sa akin. Sabi ko, bubuhatin ko lahat kung ano mabibigyan. Sabi ko ganun, kasi may ano daw kasi yun, may actual na interview, may actual na gagawin ka, tapos nandyan yung amo, nandyan yung employer. Yun na yung ano talaga magiging amo mo, yun yung hapon. Tapos yun guys, sabi ko, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Talagang ibibigay ko yung best ko. Hinihingi ko to sa'yo ngayon talaga, pero gagawin ko to sa sarili ko din. Na gagawin ko yung best ko. Tapos yun guys, binigay niya sa akin. Isang araw lang nangyari yun guys. Sa isang araw na yun, marami kami. Abot kami ng 22 kami na mga babae tumila doon sa amo na yun. Matsuo Hiroshi. Yun yung amo namin sa Japan. 22 kami na babae. Ako number 6. Number 6 ako. Tapos yun na nga, nag-interview. Dalawang interview kasi dalawang amo sa isang room lang. Apat ata yun sila na amo kasi nasa ibang room yung ibang amo. Iba naman yun. Ibang agency yun. Sa room naman namin, parang magkaibigan yung dalawang amo kaya nagsabay na lang sila. Si amo kasi, siya pa lang, una pa lang na trabahador niya ang Pilipino, una pa lang siyang kukuha ng trabahador, kaya kami pa lang yung makukuha niya, siya, sila pa lang yung magiging trabahador nila na Pilipino. Wala silang ibang trabahador, yung iba kasi may mga Chinese, sila wala. Kami pa lang, nag-try pa lang siya sa amin, sa mga Pilipino. Tapos yun guys, talagang binigay ko yung bisko, may paganong-ganon pa ako kay amo, yung alam mo yung ganon-ganon. Kasi nga natuwa siya sa katawan ko. Ano kasi to yung macho.
Tuwa siya sa katawan ko, malaki daw yung kamay ko, guys. Kasi ito kasi ang aanuhan nila. Di ba? Walang madumi yung kamay ko, hindi pa kaya ako nagugas. Kumakain pa. Ay, nagugas na pala ako, no? Ng pinggan. Ano ang gasan yung kamay ko? Ito ang kamay ko, malaki, di ba? Malaki to, guys. Nagsiliparan. Malaki to, tapos makalyo. Nung hinawakan niya to, natuwa siya. Ganun siya, guys. Ganun siya. Tuwang-tuwa siya. Kababae ko ng tao, eh, ganito yung kamay ko. Dito kasi sila nagbe-base. Kasi pag ganito daw na kamay, masipag. Diba? Masipag. Tandaan niyo yan. Naano siya kasi marami kalyo yung time na yun. Ay, hindi kahit naman ganito sa akin ngayon. Maano talaga yung kamay ko. Malaki. Tapos makapal. Makapal yung dito. Kahit na ba paano, masipag naman ako, no? Tapos yun, natuwa siya. Natuwa siya sa akin. Tapos tumayo ako, pinatayo niya ako. Para akong ano, dancer, ano yun? Bouncer pala, hindi dancer. Para akong tumayo sa harap niya. Tapos pagano ako, pagili daw ako, paharap daw ako. Tapos yun, nakita niya yung postura ko. Postura ko kasi pagano ni parang lalaki. Pagano, diba? Parang, ano, kastilyo. Tapos, yun nga, nag-actual kami. Nagbuhat kami ng apat na, ano yun, apat na tray. Pero tag 20 kilos na, ano, sand. Hindi lupa ah, yung sand. Diba mabigat yung sand? Sand ha, sand. Hindi ba, hindi nyo maintindihan? Balas ba? Balas sa Bisaya. Nilagay yun sa sako. Tapos 20 kilos. Apat yun, 20 kilos. 20. Isasalangsang mo yun ng maayos. Dapat yung hindi kanila nakikitaan ang nabibigatan ka, hindi kanila nakikitaan yung pangit na mukha. Yung magaan sa paningin nila, ikaw, habang ginagawa mo yung trabaho. Ganun, guys. Tapos, actual yun. Tapos nung ako na, di talagang binigay ko yung best ko. Talagang sinap na sabihan ako ng interpreter. Kasi may interpreter kasi, hindi yung ikaw lang yung harap sa amo. Ano yung nga ka doon. Mga Japanese yun, di marunong mag-English. Pero yung amo namin marunong mag-English. Kahit pa paano. Juzo sa yung amo namin sa English. Tapos, yung interpreter sabi niya, ano daw ako, risky daw. Kasi talagang ano ako eh, ganun, ipinakita ko pa yung best ko, eh talagang iba yung nakita niya. Taya, yun guys, yun na. Nagtawag na ng nanalo, di ba? Nagtawag na kasi pinakalas na yun, mula kami umaga dun. Alas 6 yung pila namin dun, tapos umuna ka-uwi kami gabi na. Kasi nag-signing of contract din. Tapos yun na, parang tumalun ako ah. Tapos yun na, nagtawag na ng nanalo. Yung unang tatawagin daw, kasi nasa labas kami lahat, kupul-kupul. Yung unang tatawagin daw, yun yung, ano, yung unang tatawagin, yun yung reserve. Kasi apat ang tinawag eh. Dalawa lang kasi ang kukunin ni amo. Yung dalawa reserve. Yung dalawa, yun talaga ang actual na kukunin niya. Yun talaga ang kukunin niya, dadalhin. Yun talaga ang unang pupunta sa Japan. Kung sakaling yung isa dito hindi matuloy, ang una dun sa reserve ang papalit. Ganun guys. Pangit kung ma-reserve ka kasi hanggat hindi pa nakakaalis yung dalawa, hindi ka pa pwedeng isa lang sa interview kung ma-reserve ka. Kaya yun, nagtawag. Unang pangalan ang tinawag. Pangalawang pangalan, i-reserve yun. Parang hinabahan ako. Wala ako sa reserve. O, diba? Ang hirap kasi pag ma-reserve, guys. Wala ako sa reserve. Tapos, tinawag yung una. Yung partner ko, 17. Excuse me. 17 at ang number nun ni Ate Joy. Ate Joy! Joy is Millie. Hello. 17 ata yung number niya nun. Tapos, pangalawang tinawag. Oh, sabi ko, 6-6. Sabi ko ganun kasi number 6 kasi ako eh. 6 sabi yan. Number 6. Ano si number 6? Sabi niya ganun. Yun. Talagang lumabas ako eh. Parang ano ha. May iba ganun-ganun pa. So, nagtago kasi ako kasi talagang kinakabahan ako. Kung ang Diyos ko, matanggap ako ngayon. Talagang dadaan ako sa ano. Hindi naman sa lagi akong nagsisimba ha. Pero inano ko talaga. Dadaan talaga ako sa baklaran. Kasi sa ano yun eh. Sa ano pa sila dati, Bacoor. Bacoor, di ba? Kung taga-Caloocan ako, Caloocan ako nung nakatira, Bacoor, di madadaanan ko ang ano, baklaran. Yun. Ay, guys, number 6 talaga. Wala. Walang duda. Talagang nanalo. Nanalo ang 411 plot. Ayun, guys. Nangyari na nga. Nag-signing kami. Natuwa si amo. Nag-ano kami, shake hands, nag-usap-usap. Tapos kahit pa paano, marunong siya mag-English. Lalo pa siyang natutong mag-English. Nung nandun kami, talaga inigihan niya.
Tapos, yun nga, 3 years kami sa Japan. Straight 3 years yun, guys. Walang uwi-uwi. 3 years kami sa Japan. Tapos yun, sa awa ng Diyos, nag-aral kami. Kasi mayroong iba na aral muna bago hanap ng employer. Hindi, doon sa mga agency na binigay ko kanina, employer muna bago aral. Ganun yun, guys. Yun ang mga legal, mga legit na agency. Aral, employer muna bago aral. Tapos, aral kami ng 3 to 4 months, guys. Huwag nyo isipin yung gastos kasi talagang makikita nyo lahat yan pag nandun na kayo sa Japan. Sobra-sobra pa. Basta pag-igihan yung trabaho, dasal, number one, dasal. Tapos ingatan ang sarili, ingatan yung mga amo pagdating nyo doon kung sakaling matanggap kayo. Kaya yun, guys, nag-aral kami ng 3 to 4 months. Awa ng Diyos. Sa panahon din na yun, nagkautang-utang ako. Kasi may anak din ako, di ba? Nagkautang-utang ako. Tapos, nakaalis kami papuntang Japan. Yun, masaya, guys. Tapos, pagdating sa Japan, ang may binayaran kami sa agency, sa RHB. Binayaran kami yung kundo lang na tinitirhan namin doon. Tapos, yung mga pagkain sa amin din yun. Tapos, pagdating sa Japan, aral ulit ng 1 month bago ka ididispat sa amo, sa company. Kaisha ang tawag nun. Bago ka ididispatch, aral muna ng 1 month doon. Tapos pag-aral doon ng 1 month, sagot yun ng amo. Bigay yun ng amo yung... Magbibigay yung amo sa'yo ng pera, sa'yo talaga mismo, sa inyong dalawa. Kunyari, dalawa kayong magpartner. Magbibigyan ka ng amo, kunyari. Kunyari lang ha, 10,000. Kunyari, 10,000 sa'yo, 10,000 sa kanya. Sa agency pa lang. Doon pala sa school pa lang, tapos bukod yung ibibigay pag i-dispatch na. Sa amo lahat yun. Kunyari lang yung 10,000 ha. Kunyari lang yun. Tapos yun, guys, masayang experience ko doon. Masaya. Sa unang taon, syempre, lahat parang isusumpa mo na kasi sa pagod. 1 month to 6 months, ga-adjust katawan mo, tapos hanggang unti-unti, nagbabago na, unti-unting ayaw mo nang umuwi. Yun, guys, yun. Lahat kasi talaga, di ba, sa unang taon, talagang lahat kasi talaga nag-a-adjust lahat, hanggang natutunan mo na, hanggang gusto mo umuwi, pero ayaw pala. Yung parang ganun, guys. Masaya lahat ang experience namin doon. Na parang nag-aararo ka, lahat, contractor, construction worker, lahat ginagawa namin doon. Pero masaya. Marami kaming natutunan na lahat ng pamumuhay nila doon. Lahat mga matatanda, kahit 82 years old doon nagtatrabaho pa. Maganda ang bansang Japan, guys. Maganda. Hindi kayo magsisi pag nakapunta kayo doon. Maganda yung tapos yung mga yung hangin nila doon, talagang wala talagang kaano-ano, polluted. Meron man pero hindi ganoon ka talagang sobra. Maganda experience ko doon, guys. Hindi ko yun pinagsisihan, talagang nakapunta ako doon na pag nung nakaapak talaga ako sa bansang Japan, sabi ko sa sarili ko, ito na yun, sabi ko. Ito yun, Lord, yung hiningi ko sa inyo na binigay mo. Naiiyak ako. Ito yung hiningi ko na maraming nagsabi na hindi yan totoo. Maraming nagsabi na Japan ka? Parang inaano ka agad na housekeeping ka lang dito, tapos punta ka sa bansang Japan. Japan pa talaga. Maraming earthquake doon sa bansa na yun. Maraming negative akong mga naririnig, pero wala, pinagpatuloy ko pa rin kasi sabi ko, kung call ni God na doon ako mapunta, kung call ni God na makauwi ako ng ligtas sa pamilya ko after 3 years, kung call ni God na makarating ako doon, tapos pag-igihan ko yung trabaho ko, naiiyak ako. Kasi iba yung experience ko doon, guys. Sa lahat ng pinagdaanan ko na nakasurvive, nakaprovide din ng needs ng family ko, ng anak ko, naka-provide din sa akin, kahit papano, nabayaran ko yung utang ko, kahit papano, nakatayo ako ngayon ng bahay, masasabi namin na talagang ito na yun, yung pinangarap namin dati, na ngayon nandito na, nawala dati. Masaya, guys, sobrang thankful ako sa lahat na nangyari, kaya kung ano man ang ano, guys, kung ano yung pangarap ninyo na gustong marating, na maka, hindi sa pansarili ninyo, sa pamilya nyo,
kung ano kayo nang umuwi sa nang umalis sa Pilipinas, dapat ganun din kayo nang bumalik. Kasi yung pera, guys, yung pera mauubos 'yan. Kung mayroon ka mang mabili, kung mayroon kang gustong bilhin, bilhin mo kasi talagang mauubos at mauubos 'yan. Pero ang tiwala ng tao, ng mga pamilya mo, mababawasan 'yan, guys. Kung anong kakanong umalis sa Pilipinas, dapat ganun ka rin ang mabalik mo. Walang magbabago sa iyo. Diba, guys? Ako kasi walang nagbago sa akin. Wala kang makikita sa akin na gold. Kasi hindi kasi ako ganun na type. Hindi ako ganun na type. May nagbago man sa akin, yun lang kahit paano may laman yung bulsa ko. Tapos nagpapayat ako nung umuwi ako mula sa Japan, ang Pilipinas, nagpapayat ako. Tapos, yun na, guys, yung parang sinabi ko na stepping stone. Kung ito yung stepping stone ko para makapunta din sa ibang bansa na kahit papaano, kagaya din ng Japan. Sana ipagkaloob mo sa akin. Yun nga, guys, pinag-pray ko din tong kulan na to. Hiniling ko din to sa kanya. Hindi pa rin ako tumigil. Hindi ako sa Pilipinas na hindi ko na business yung pera ko. Pinatayo ko siya ng bahay pero hindi pa tapos. Tapos yun, guys. Pagdating ko dito, natapos namin ang 3 years. Nakauwi kami ng maayos at ligtas ng partner ko. Nag-iyakan kami sa airport ng amo namin. Iyakan kami sa pagaganbaro namin sa loob ng 3 years. Sa away bati namin ang amo namin. Kasi ako talaga yung sa amo namin eh. Kasi Bisaya, di ba? Alam mo, Bisaya. May katarungan eh, paglaban. Kung may kakayahan, gagawin. Tapos alam mo naman, tayo mga Bisaya, mga malalakas tayo. Eh, ganun. Tapos, yun, guys. Nakarating kami ng maayos. Tapos yun nga, pinag-pray ko rin tong kulan. Tapos hanggang nangarap ako ulit, nagpatayo muna ako ng bahay. Tapos nakita-kita kami lahat ng pamilya, sawa ng Diyos sa loob ng ilang taon, nagsama kami, yung pamilya ko, buo kaming pamilya. Tapos nung December 2018, bago lang ako, 2015 ako pumunta ng Japan, tapos 3 years, 2018, nakauwi ako ng 2018, November. Tapos nakapunta naman dito sa Pulan ng 2019, December. Parang abot din ng 9 months, 10 months yung pag-aantay namin sa Jobs Manila dito papuntang Pulan. Tapos habang nag-apply ako ng papulan, yun nga, nag-janitorial ako, housekeeping ako sa Manhart Incorporated Agency. Yun ba yun? Basta Manhart, i-search nyo yun sa FB, gusto nyo mag-apply dyan, apply kayo. Sa mga kondo ang hawak niyan. Yung mga ang nililinisan natin, parking area, hallway ng kondo, sa loob ng kondo 'yon. Basta housekeeping. Hawak ng housekeeping. Tapos doon ako nagtagal sa guys, sa may bangkal sa may Mito, kay Sir Aris, mabait si Sir Aris. Doon ako nagtagal sa awa ng Diyos. Inalagaan kami ng maayos ni Sir Aris. Walang naging problema, sa awa ng Diyos, wala akong naging problema doon. Sa awa ng Diyos, maayos ako. Buong katawan ko na nag-apply ulit, na nangangarap ulit, papulan. Tapos, kasi diba, pag housekeeping ka kasi, hindi nyo naman mag-wax talaga. Siyempre, yung mga malalanghap natin, yung sa mga kamay natin, mga hawakan natin, yun ang ibig kong sabihin. Walang naging problema, wala akong mga naging sugat-sugat doon. Kasi siyempre, habang nag-apply ka kasi, ingat ka na. Or kung mayroon ka nang na-applyan na mga bansa, or sure ka na talaga, ingat ka na. Kasi hindi natin maiiwasan na may mga disgrasya. Pag mga malalapit, kung malalapit ka ng lalabas. Diba, guys? Tapos yun, pumunta kami ng Malaysia. Tapos, nagantay ulit ng ilang buwan. Weeks. Tsaka kami nakapunta dito sa Pulan. Tsaka ako naging mushroom picker.
dito sa Poland. Yun guys, yun ang kwento ko sa inyo, yung about sa sarili ko, kasi gusto ko kayong i-up din yung sarili, confident ninyo kung sakaling nawawalan kayo ng pag-asa ngayon kasi pandemic. Why not kung tawagan ninyo yung agency or else mayroong sa internet lang. Hindi ko kasi alam kung anong mga ano eh. Kasi ako dati talaga, nung nag-apply ako, talagang prosigido ako kahit nagtatrabaho ako. Pag nag-day off ako, talagang pinupuntahan ko yan. Ilang agency ang pinupuntahan ko para lang makaano, maka-apply. Prosigido kasi talaga ako. Yun guys. Tapos, yun ang kwento ko. Gusto ko lang kayong, yun nga, gusto ko lang kayong, ano, balik-balik na ata yung sinasabi ko. Ubo na ako. Wait lang, ubo lang ako. Nasa sa inyo din yan, guys. Kung makaalis kayo dito, wala yan sa ibang tao. Nasa sa inyo yan. Basta may dalhin nyo lagi to, lakas ng loob, tapos tiwala sa kanya. Lagi kayong manghihi sa kanya, magdasal sa kanya, magpasalamat sa kanya sa araw-araw, kasi siya lang talaga ang mag-provide sa atin lahat. Kahit dito tayo sa ibang bansa, kahit makalabas ka na, huwag mo siyang kalimutan, kasi wala kang ibang pagkakatiwalaan. Siya lang at ang sarili mo. Kahit yung mga kapwa mo Pilipino, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan, kasi alam nyo naman yun, na walang ibang magda-down sa'yo kundi kapwa mo lang. Kaya ang talagang pagkakatiwalaan mo lang ay siya at ang sarili mo. Okay? Tapos, pag nasa ibang bansa ka na, huwag na huwag mong ipadala lahat ang pera mo, dapat maglalagay ka rin sa savings mo. Diyan sa sarili mo, para sa sarili mo, at para sa pag-uwi mo, may madala ka, or else hindi natin alam kasi, hindi ko naman ano na sinabi na yung mga pagbibigyan natin na ganito sila, hindi natin alam, di ba? At least kahit pa paano may mapupuntahan yung pinaghirapan mo dito. Kasi ako, sa awa ng Diyos, wala akong naging problema sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko doon, sa pagpadala ko ng pera, talagang nilalagay nila ng maayos. Kaya, kung sakaling ikaw, kung may mag-abroad ka, maranasan mo man yun, isipin mong maigi, naghirap ka dito, natutulog ka lang mag-isa, hindi mo sila nakikita, wala kang ibang nakikita, kundi yung trabaho mo, yung sarili mo, yung mga makakasama mo dito, puro katrabaho dito, trabaho doon, stress dito, stress doon, at walang ibang nakakaalam noon, ikaw lang, at ang siya, ang nakakaalam, diba? Walang ibang nakakaalam, kahit nga magkasakit ka dyan, sasabihin mo sa mga kamag-anak mo, nagkasakit ka, malay ba nila kung anong klaseng sakit yan, di ba? Malay ba nila kung nahihirapan ka ba? Hindi nila, wala silang alam lahat. Kaya ikaw lang nakakaalam lahat. Kaya mag-ipon ka, huwag mo ipadala lahat. Mag-ipon ka para sa sarili mo. Para sa pag-uwi mo rin may madala ka. Hindi yung pag-uwi mo, malalaman mo na lang. Yung binili pala ng lupa, eh, hindi pala sa'yo yun. yung ginawa pala ng bahay, hindi nakapangalan sa iyo, 'di ba? Marami kasi nangyayaring ganun na scenario eh. Ay binibigyan ko lang kayo ng ano idea. Hindi ako panira. Sorry naman. Binibigay ko lang yung naging experience ko sa mga naririnig ko ng mga kaibigan ko ganun. Ayun guys. Ah, sinabi ko sa inyo, tatagan niyo lang loob niyo kung sakaling mag-apply kayo, huwag agad mag-negative. Tapos dapat may choices kayo. Kasi ako dati, nung nag-apply talaga ako, nung unang apply ko pa lang, marami akong pinapasahan nun. Pero humingi ako ng sign sa kanya. Yun nga, nangyari na. Mahaba-haba nata yung kwento ko sa inyo, baka na-board na kayo. But ayun guys, hanggang dito na lang ako, tsaka nilalamig na lang ako. Sila lahat kasi naka-jacket sila. Dito sa kaliwa ko. Dito. Naka-jacket sila, may mga nakaupo dun sa gilid. Ako, tira mo yung suot ko. Malakas-lakas kasi yung ano, hangin eh, kaya ano, malamig. Ayun guys, patuloy pa rin ang buhay. Yun nga yung sinabi ko kanina, tapos na ako sa landing ko. Ngayon, magkaano na lang ako, magpo-focus ako sa bahay na pinapagawa ko para sa pamilya ko. Para sa
anak ko. Ta kahit papaano, makatikim man lang kahit papaano. Ayos na ano. Nakaginawa, kaginawa. Kaginawa din. Yung magulang ko, pinapangarap namin dati. Hindi pa kasi tapos guys, hindi pa tapos yung paggawa kong bahay. Hindi pa tapos. Sana matatapos na yung next year. Paunti-unti. Papakita ko rin yun. Puhon-tuwa ng Diyos. Tapos, yun na guys. Tapusin ko na. Kasi, gabi-gabi, maano-ano na rin. Oh, palubog na yung araw. Malamig na talaga siya. Ano mo guys, utom dito. Hindi mo maramdaman. Lamig. Hindi ko nga, wala nga akong nakita sa kura. Nakabundok nga kami, diba? Sa iba kong mga video, nasa bundok kami. Guys, mag-comment na lang kayo or mag-message kayo sa FB kung may time kayo. I-comment na lang kayo kung may mga tanong kayo. May mga hindi man ako nasabi doon sa mga tanong ninyo sa akin. Yun na nga yun. Babay na ako kasi nilalamig na ako. Dito na lang guys, mag-end na ako ng video ko. Please guys, please subscribe. Please talaga no, subscribe and click the button for some videos here in Poland and for Mamay TV. Si ano pala, si Pano Michael, sabi pala niya pag mag-vlog daw ako, magsabi ako. Ano ba yun? Peace! Peace! Bye-bye guys! See you in my another vlog! Bye-bye!